Hayaan mo mga fans ni Zainab na magalit sakin. Kasalanan ko ba na mabilis matukso si Daryl sa babae? Galit na galit sakin lahat. Almost 150k views na now ng 1 hour my day ko. Lahat mga Marites at gustong malaman kung ano ang tunay na nangyari sa bugaw issue kemi ni Zainab sa interview kay Tony Gonzaga. Tatawa na lang ako bi kahit ibash pa nila ako ng sobra. Favorite niya yung babae na pinapaakyat ko sa kanilang bahay nila. Eh si Daryl naman kasi kulit ng kulit sakin kaya pinagbigyan ko na lang. Tsaka sinabi ko before Vebs na tama na dahil baka hanap-hanapin niya. Ayun na nga nangyari, hinanap-hanap na ni Daryl yung babae. Sabog ang tahanan ng internet sa intense na kwento ni Zainab Harake sa totoong nangyari sa kanilang relasyon ni Iskaste Klee. Sinabi di umano ni Iskasta na mamatay na raw ang pamilya ni Zebi at si Bia at siya ay wala raw siyang tinatagong babae na inaano niya sa kabilang bahay nila. Kaya't naging kampante si Zebi na nagsasabi raw ng totoo si Iskasta. Makalipas ang 2 araw na pagtatanggi ni Iskaste Klee, matapang na kinausap ni Iskasta si Zainab at inamin lahat ng kanyang ginawa sa dating kasintahan. Dito na inamin ni Iskasta na meron siyang babae na inaano sa bahay nila at tila binugaw raw ito na isang kaibigan na nasa loob ng kanilang tinitirhan na mansyon ng mga content creators. Dito na pumasok ang kaibigan ni Zainab na si Louie Ongdueco. Si Louie ay kaibigan ni Zebi at Iskasta na naninirahan sa kanila noon sa mansyon ng mga nagko-content. Kaya't kampante sila sa kilos nito dahil mabait raw na bata ito. Ngunit dito na raw pumasok ang bugaw sa bar kapag lumalabas sila na puro boys lang. May contact daw di umano ang lalaki na ito sa loob ng bar. Kaya't nabigyan raw ng chance na maka-jumpet si Iskasta at inulit-ulit na raw ito dahil hinahanap-hanap na raw ni Iskasta ang babae at sobrang laki raw magbigay ni Iskasta na nag-enjoy din ang babae. Kumakalat naman sa social media ang link conversation ni Louie na isa niyang friend na hindi ipinakita ang pangalan at mukha ngunit meron silang conversation. Po siya nagsabi ko sa kanya, aminin niya na lahat. Nagsabi siya na mamatay man si mama ko, mamatay ka man mahal, mamatay man si Bia, wala talaga. Wala siyang ibang babae. Wala talaga. Dininay niya. After 2 days, inamin niya lahat. Tapos yung inamin niya, sobrang brutal na. Ay, gusto ko talagang may... Na, talagang pag naaalala ko. Basta yung naaalala ko na... Nandidiri ako sa sarili ko, sa baby ko. Naawa ko kay Bia, hindi ko alam saan ako lulugar. Hindi ako perpektong asawa, pero hindi yun reason para ganunin mo ako sa lahat ng ginawa ko para sa'yo. Sa lahat ng pagtatanggol ko, sa lahat ng, alam mo pinatawad yun, mo. Pinatawad kita ng kung hindi karupukan tanga or scripted yon. Pinatawad kita ng totoong buhay, ng totoong puso ko.